ng trumpeta. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo na may panatag sa kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo pong lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Para nang nag-alay ng maraming handog ang sumusunod sa kautusan, sapagkat ang tumatalima sa mga utos ay para nang nag-alay ng mga handog na pinagsasaluhan. Ang tumatanaw ng utang na loob ay para nang naghandog ng mainam na harina, at ang nagkawang gawa ay para nang nag-alay ng handog ng pasasalamat. Umiwas ka sa masama at kalulugdan ka ng Panginoon. Mag-ingat kang huwag makaapi at para ka nang nagbayad puri para sa iyong sala. Huwag kang haharap sa Panginoon ng walang dalang anuman, sapagkat ang lahat ng handog na ito ay itinatagubilin ng kautusan. Kapag ang taong matuwid ay nag-alay ng kanyang handog, ang bango ng taba na sinusunog sa dambana ay pumapailan lang hanggang sa luklukan ng kataas-taasan. Kinalulugdan ng Panginoon ang handog ng matuwid sa kanya. Ito'y isang alaala na hindi niya malilimutan. Parangalan mo ang Panginoon ng buong katapatan at huwag mong panghinayangan ang mga unang bungang inihahandog mo sa Kanya. Ialay mo ang iyong handog na may ngiti sa mga labi at magbigay ka ng ikapo ng may galak sa puso. Maghandog ka sa Panginoon ng ubos kaya, maging bukas palad ka sa Kanya gaya ng ginawa niya sa iyo. Ang Panginoon ay masaganang gumanti. Gagantihan ka niya ng pitong ibayo. Huwag mong susuhulan ang Panginoon, sapagkat di siya tumatanggap ng suhul. Huwag kang aasa sa handog na galing sa masamang paraan. Ang Panginoon ay Diyos ng katarungan. Wala siyang itinatanging sinuman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa muntugunan ang ating pong itutugon. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ulitin po natin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat sa tipan ko't naghahandog ng iyong haing. Ang buong kalangitay naghahayag na ang Diyos. Isang hukom na matuwid
kung humatol ay maayos, tugon. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kayong aking mga lingkod, makinig sa sasabihin. Ako ay Diyos, ang inyong Diyos, salita ko'y unawain. Ako'y mayroong patutuot, saksi laban sa Israel. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog, tugon. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang ihahandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Ang parangal na nais ko na sa aki ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin, tugon. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, wikain mo o nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus. Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa iyo. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang sinumang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli, at maraming nahuhuli na magiging una. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes para sa ikawalong linggo sa karaniwang panahon. Karaniwang panahon na po. Natapos na yung ating panahon ng Pasko ng Pagkabuhay at ngayon ay nagbabalik tayo sa mga karaniwang panahon. At kung sa liturhiya, ang karaniwang panahon ay hanggang November bago po sumapit ang Adbiyento. So mga karaniwang panahon ang tawag dito at nakafocus ito sa public ministry na ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Sa atin pong mga pagbasa ngayon, lalo tigit, no? Sabi ni Pedro sa ating ebanghelyo, Panginoon, iniwan namin ng lahat at kami sumunod sa inyo. At ang sabi ni Jesus, tandaan ninyo, ang sino mang mag-iwan ng lahat, no? Bahay, kapatid, ina, ama, anak, mga lupa, dahil sa akin at mabuting balita ay tatanggap ng makasandaang ibayo. So, yung pagbibigay, kasi nga ang pagsunod sa Diyos ay hindi lang basta magtumanggap o mag-accumulate, kundi ito ay mas nakatuon sa kung paano ka nagre-renounce yung isinusuko mo, iginigive up mo, o sa mas magandang salita siguro, iniaalay mo para sa Diyos. Ngayon siguro maganda tingnan natin na hanggang saan ang kaya natin ibigay sa Diyos, yung para sa Diyos. Hanggang saan? Kung siguro, halimbawa, kung pipresyohan natin, magkano ang kaya mong ibigay sa Diyos? Ano na? Wala na?
Kasi nga, baka akala natin na kapag pumupunta tayo ng simbahan, kapag pumupunta tayo sa Diyos, eh, tatanggap tayo. Sa kontekstong ito, no, kasi nga, bago ang bahaging ito, ay merong mayaman na binata ang nagsabing susunod sa kanya. Pero nahirapan siya dahil ang inihiling ni Jesus sa kanya, kung gusto mo talagang sumunod, iwan mo ang kayamanan mo. At doon nahirapan yung binata. Pero dito, sabi ni Pedro, iniwan na namin ang lahat. Anong mapapala namin? Anong makukuha namin? Pero yung pangako ni Jesus, kung ano yung iniwan mo, kung ano yung ibinigay mo, papalitan pa niya yan ng higit pa. Sabi nga, makasandaang ibayo pa ang babalik sa iyo. Kung hindi ka matatakot na ibigay ito, isuko ito. Kasi kung tutuusin, hindi naman talaga kailangan ng Diyos yan. Yung mga ginagawang mga handog, no, yung mga halimbawa noon, no, mga prutas, mga hayop, mga baka, hindi naman kailangan ng Diyos yan. Itong kinatitirikan ng itong lupang ito, kanino ito? I-donate ito nung may-ari. Hindi ko kilala, no? Pero i-donate para sa Diyos. Para magkaroon ng tahanan ng Diyos dito, mayroong mapuntahan ang mga taong naghahanap sa Diyos. Maganda po itong sabi sa unang pagbasa sa aklat ni Sirach. Maghandog ka sa Panginoon ng ubos kaya. Maging bukas palad ka sa Kanya gaya ng ginawa niya sa iyo. Ang Panginoon ay masaganang gumanti. Gagantihan ka ng pitong ibayo. Sabihin, huwag kang matipid. O kaya naman, huwag kang kuripot pagdating sa pagbibigay sa Diyos. Ulitin ko po, hindi kailangan ng Diyos yan. Pero diyan na tinitingnan ng Diyos kung gaano naman kalaki yung pagpapasalamat mo sa mga biyaya naman na ibinigay niya sa iyo. At akala natin kapag binigay natin, mawawalan tayo, pero lalo pa tayong dumadami, lalo pa tayong pinagpapala. Na minsan din natin masisi, no, yung mga tao na, although, siyempre, may kanya-kanyang pwedeng sabihin, sayang naman yung bulaklak na ito, ang garbo-garbo naman, pwede naman simple. Eh yung nagbigay, ang gusto niya, malaking pasasalamat para sa Diyos. Okay, sample lang ito, no? Kasi tayo minsan, nangihinayang tayo, sayang naman kung, di ba, pag pinaganda mo yung simbahan, sayang naman. Sasabihin ng mga tao, kung binigay na lang sana sa yung mga mahihirap, edi okay. Eh ano yung intensyon nung nagbigay? Kasi napakalaki ng pasasalamat niya marahil sa ginawa sa kanya ng Diyos. Kulang pa ito kung tutuusin. Ayan, tanong nga tayo. Ano ang kaya nating ialay para sa Diyos? Minsan, nahihirapan nga tayo. Pagdating nga sa koleksyon, nahihirapan tayo. Piso, 10 piso, nahihirapan pa tayo magbigay. Kasi malinaw dapat sa atin. No? Sabi nga, ano man yan, di ba naalala niyo yung isang balo na naghulog ng isang kusing, pero yun yung pinuri ni Jesus kumpara doon sa mga mayayaman. So laging nando doon yung pag nagbigay ka ay dahil gusto mong magpasalamat sa Diyos. Handog yun eh. Bahagi ng ritual natin na ginagawa, bahagi ng liturhiya natin ang mag-alay, yung maghandog. Kasi meron din kaligayahan mula sa atin, no, yung makukuha natin sa pagbibigay natin sa Diyos. Merong kaligayahan tayong nararamdaman. Subukan nyo po, baka bakit hindi mo pa nararanasan yung kaligayahan sa pagbibigay? Baka hindi pa kasi talaga yun ang dapat mong ibigay.
makapunong-puno ka pa ng paghihinayang na sayang naman, bibigay ko ito, sayang naman. Pero kung malinaw sa iyo, sabi nga no, sa simbahan natin, dapat mayroon tayong ikapu. Pero hinihintay ito at binibigay sa atin na kusa nating gawin ang pagbibigay ng tithe. Hindi dapat burden, hindi dapat mabigat. Kasi nga po, ulitin ko, ang alay o paghahandog sa Diyos ay dahil gusto natin magpasalamat, ibalik ang pasasalamat na ito sa Diyos. At ang taong marunong magpasalamat, may kababaang loob, lalo pang gagantihan ng Diyos. So anuman ang i-give up mo, anuman ang ibigay mo para sa Diyos, papalitan din niya yan ng higit pa sa inaakala mong nawala sa iyo. Amen? Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita sa atin si Kristo ng may walang hanggang kapangyarihan at mga himala ng pagpapagaling. Sa pamamagitan niya, manalangin tayo ng may matibay na paniniwala. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong sandaigdigan naway maging matibay at tunay na tanda ng daan tungo sa walang katapusang kaligayahan at mabuhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway matutong magtiwala sa mga espiritual na pinahalagahan na siyang nagpapayaman ng buo nating katauhan at hindi sa mga material na kayamanan na nagbibigay ng kawalang kasiyahan sa ating mga kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga puso, naway hindi natin isara sa mga nangangailangan at sa halip maging mulat tayo sa pakikiisa sa mga gawain ni Kristo na nagpapagaling at nakapagbabalikloob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga may kapansanan, naway madama nila ang kalinga ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-ibig ng kanilang mga kapitbahay at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw nating mga kamag-anak at mga kaibigan, naway humimlay sa makalangit na kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po pong lahat. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kaluwalhati.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdahan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkakaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay makapakinabang bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukom. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel ng sisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa igararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
Sa tagubili ng mga nakagagali na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.